na may mga dala ko na malengke ako. Sabi kasi nila, may mga, yung bagong segment mo daw, yung pagluluto mo daw yung mga bisita mo. Oh, yes. O, alam mo, medyo kinabahan ako. Aka ang rinig ko kasi inuluto mo yung bisita mo. Kinabahan ako pumunta dito. Huwag ka mag-alala kasi marami tayong ingredients dito. Pero, tama yon, ipagluluto kita. Ang twist lang doon is, siya ang magde-decide kung ano yung ating iluluto, yung ating wrap sa ruleta. Hindi pala ako. Gagamitin pa rin natin to, pero yung pinaka-main ingredients natin, siya yung magde-decide. Okay, ano bang ina-anticipate mo sanang iluluto ko sa'yo? Gusto ko sana lahat, pero isa lang ata gusto niyo. Bigyan mo muna ako ng maganda-gandang challenge. Ipapili natin sa wrap sa ruleta natin kung anong main ingredient natin buntot sa lulutuin ko para sa'yo. Okay, sige. Yan. Fox, sana steak. Pwede. Marami tayo dyan. Sky's the limit tayo dito sa ingredients. Ayan. Bakit kinakabahan ako? Umiikot lang naman yung ruleta. Isda! Parang na-disappoint ka. Opo. Nakita ko yung pagka-frustrate doon sa mukha mo. Sure ba sila na ako yung i-challenge? Baka ikaw yung i-challenge? Parang ako yung na-challenge ngayon kung makinang isda. Anong paborito mong isda? Yung hindi po masyado matinik, dilis. Isang subuan lang, no? Hindi, salmon. Pag pinagsasurban ka ng salmon, ano yung way of cooking na gusto usually mo? Usually po, baked. Baked salmon. Okay. Ito naman. Tingnan natin kung aayon sa'yo ang ruleta natin sa baked. Salmon lang, baked. Uy, galing, oh. Baked! Yung lumabas. Baked na lumabas. Yung lumabas. Alright. So, yung farmer's market, marami tayo masasource dyan na isda. Hanapin natin kung may fresh salmon sila dyan. Okay, pag game ako dyan. Alright. Tara, let's. Tara! Dahil gusto mo ng salmon, ako. Pabibigyan kita. Siyempre, guest natin. Salamat kailangan talaga sa pag-guest sa akin. Bubusugin natin yan. Nalibre sir, pa yung araw na to. Sir, magkano ang kilo ng salmon yan? 820. Salmon po. 820. Salmon na belly. Laman. Laman. 1,250 lang. 1,250 ang kilo. Ah, filet na siya. Okay. Ang shala nyo, Kuya Bidet, yung ano nyo. Ang shashal. Bungga naman pala dito sa Farmers Bidet. Sa mga palengke na pupunta ako, tabo-tabo lang kasi. Taray na. Saan po galing yung ampalaya nyo? Pangasinan. Pangasinan. Pero kung inaakala ni Yulin na paboritong dish siya lang ang ipapa-experience natin sa kanya, siguradong hindi niya aasahan ang twist na idadagdag ko sa nire-request niyang baked salmon. Diba? It's not so bad. It's bad. Ang taklo, Jen! Kakaiba rin ang magiging food trip natin sa Bukid-Amara dahil gagawa tayo ng curry dish gamit ang tilapia. At ang ramen na paborito natin, haluan natin ang isang unexpected na panimpla. Na-try niya na ba ang peanut butter sa noodles? Ang kapuso actress at food explorer namang si Caitlin Stave, may bibistahing perfect food place para i-celebrate ang Mother's Day. So it's really different from what I'm used to. Wow. Okay, I really miss Karikar pala. Na may side trip pa sa isang cafe kung saan pwede ka makatikim na kapeng may whiskey. Abangan ang mga sorpresang yan sa masayang food adventure natin today dito sa Farm to Table. Lagi na nga! So ito yung ating pinamili, Yulin? Ayan na, yung salmon. Yung iyong request. So ito yung ating filet kanina, yung pinagawa natin kay Kuya. Opo. So yeah, makikita natin. I'll just put that there. And then ito naman yung iniwan natin. Ayan yung hindi pa po na-filet. Yep. Filet mo po siya. Yeah, pakita lang natin para magka-idea yung mga viewers natin na kaya naman to. The reason why you'd wanna do this na matuto, kumbaga, na mag-filet ng sarili mong isda, eh, makakamura ka.
Lalong-lalo na pag may gagawin mo tong parang hanap buhay. Opo. Eh pag ipapa-fillet mo, mas mataas yung presyo. So ito, tatatanggalin lang natin nung kaliskis. Kaliskis. Oo. Well, you have the option naman to leave it there, pero para lang mas consistent yung well, overall yung experience mo na hindi ka na yung may sasabit-sabit. Kasi imbis na tinga kaliskis yung nasa bibig mo. Yes. So yeah, basically we're just going to line our tray with. Bakit po banana leaf? You can definitely use silicone mat, ano, wax paper. Ah, pwede po pala yan, hindi yan masusunog? Hindi naman. Oh. For the dish that I'm preparing for you, I'm not gonna overcomplicate it. Gusto kong i-highlight yung lasa ng paborito mong salmon. Yes. So we're just gonna use salt and pepper tsaka mantikilya. Pero just to add a layer, irarab lang natin yan. Yeah. I think this is ready for our oven. With this thick and ganto kalaking portion, more or less it would give us 30 to 45 minutes para mabake. Gaya ng fresh na salmon na nabili namin ni Yulin sa Farmer's Market, sariwa at bagong huli rin ang mga tilapia ang nakuha namin sa Fish Pond ng Bukidamara. Saktong-sakto yan para sa putahan na isip kong ianda para sa ilang mga trainees nila. Nung last time na nasa Bukidamara tayo, jumping salad at iba pang laman ng kanilang pan, yung dinida natin. This time, yung tilapia naman nila. Gawa tayo, tilapia curry. So, pre-prepare lang natin yung ating aromatics. Meron tayo ditong grated na luya. Hiwa lang tayo ng sibuyas at saka kamatis. After natin ma-fillet yung ating tilapia, season lang natin to ng salt and pepper. After natin siyang ma-season, pwede niyong hayaan muna yan ng mga at least 5 minutes para mas manuot yung lasa. Then after nyan, dredge lang natin sa cornstarch. Ngayong ready na yung ating pan na may mantika, pwede na nating ihulog yung ating fish. We will be doing 80% ng pagluluto skin side down para mas crispy yung magiging balat. Flip lang natin yung kabilang side. Brown na parehong side, hanguin na natin. Bawasan lang natin yung mantika, gagamitin natin yung same pan. Igisa natin yung ating kamatis. Siguro mga after 2 minutes, ilagay na natin yung ating sibuyas. And then yung ating bawang. And yung ating ginadgad na luya. And then ito yung perfect time para ilagay yung ating mga spices. Unahin natin yung ating turmeric. And then yung ating curry powder. And yung ating cumin. Season natin ng patis at brown sugar. Buksan natin yung ating kahanggata. And then tamarind paste.
I-re-reduce lang natin or pakukuluan lang natin to ng mga at least 3 to 5 minutes. Ibalik na natin yung ating piniritong isda para mabalot ng sarsa. Bigyan natin to siguro 1 to 2 minutes. Pwede na tayo mag-serve. Tuloy ang food adventure natin sa Farmer's Market kasama ang vlogger at tinaguriang pabansang yobab na si Yulene Castro. Unang nagpaikot ng ating rapsang ruleta. Sana steak! Ang challenge, magluto ng isang baked dish gamit ang isang isda bilang main ingredient. At tila naswertehan ni Yulene ang ikot dahil pasok ito sa gustong-gusto niyang kainin na baked salmon. Ang hindi niya alam, may side dish pa akong plano para sa kanya. Hi, ma'am. Saan po galing yung ampalaya niyo? Pangasinan. Pangasinan. Okay. Nakuwento kasi ni Yulene kanina yung ating bisita. Hindi daw siya kumakain ng ampalaya. Mapait po kasi, sir. Ikaw, ma'am, nakain ka ba ng ampalaya? Opo, pag maganda po yung pagkakaluto. Ah, ito. Hindi natin iluluto. Gagawin ko lang ensalada. Mapait, sir. Oo. Mahilig din daw siya sa vegetables eh. So, kuha na rin ako ng iba pa ate ha. Eto, kamote. To. So, dahil nga ayaw ni Yulene ng ampalaya, syempre, I'll take the chance and opportunity na baguhin yung isip niya. Kung ano man yung hindi niya gusto dun sa ampalaya natin. Bibigyan ko siya ng ibang contrast dun sa flavor ng paet na siguro I suspect hindi niya gusto. Gagawa tayo nung parang ensalada or kilawin ng ampalaya. So slice lang natin yung ating ampalaya ng maninipis. And then bababad lang natin sa suka na may timpla ng asin, paminta at saka konting asukal. We'll season this with salt, pepper, and sugar. And habang pinakakatas natin yung ating ampalaya, iwan na rin tayo ng ating sibuyas. And then, ating suka. Isang malaking sorpresa ang naghihintay para kay Yulene mamaya sa PK Man. At kung ako may bitter surprise para sa aking bisita, ang food explorer naman si Caitlin Stave ng My Guardian Alien may sweet na idea para sa mga gustong i-date sa isang food trip ang kanilang mga mahal na ina ngayong Mother's Day. Food Explorer, sino sa inyo ang mama's boy or mama's girl? Here, if you're looking for the perfect place to go dine with your mom, I definitely recommend Liwanag Cafe. So in front of me, I have the dishes that are from the special section, Luto ni Inay. And these are dishes that are actually recipes from Nanay Wilma, who is the mother of the owner of this restaurant. So I'm really, really excited kasi some of these dishes are actually my personal favorites. So let's dig in. This restaurant is really dedicated for my mother because it was a gift. It's a gift for her na, you know, it's a hard work of a mother. The reason why kaya nandito ako yun is because of my mother. And then I just remember nung bata pa ako, yung mga luto niya. Palagi kong inaaral, lagi niya tinuturo sa akin. And hanggang ngayon, bit-bit ko. Kaya dinala ko dito ngayon sa restaurant. Di ko makakalimutan talaga na unang tinuro sa akin ng nanay ko is yung pork adobo namin. Kasi number one, ayun yung unang pinakamadaling lutuin eh. And number two, paborito ko siya. So this is the adobo. It's actually twice cooked. And as you can see, ito yung, what's it called? Yung adobo na may, like, oil. Mmm. Wow. That's really good.
It's really like full of flavor. I don't think I've had an adobo that's like as packed with flavor as this one. Mm. Siyempre, sobra siya naging happy kasi nilabas namin yung isang section ng menu ng Liwanag Cafe, which is dedicated para sa kanya. Most of them is talagang original recipe niya, and most of our customers talaga na-enjoy yun. So I've already prepared the bulalo for me. This is my favorite, so I'm so excited. So really, really good. The flavor naman is not too strong, which I like. And the meat is cooked perfectly. So eto naman yung sizzling mushroom nila. And fun fact, GMA Cavite is actually the mushroom capital of the Philippines. And here in Cavite, they also have the Caputeño Festival. Okay guys, sa totoo, hindi ako mahilig sa mushroom. But I'll give it a try. Okay. Mmm. Wow. I like the sauce. As you can see with this one, usually kasi the tofu is fried, but with this one it's steamed. Mm. It's really perfectly cooked. It's not cooked too much, so it's really good. So it's been a while actually since I've had kare-kare, so I'm super excited to try it today. So it's really different from what I'm used to. Wow. Okay, I really miss kare-kare pala. Dito ma-feel nyo yung appreciation para sa nanay natin, because madalas napapansin lang natin yung sermon ni nanay. Hindi natin nakita yung mga pag-aalala, pagmamahal, yung hard work at pag-aalaga niya, no? So dito, we really want to feel ng mga nanay na special sila. May mga makikita pa kayo sa mga tables namin na words for mother, so that they will just really feel really appreciated. If you dine here with your moms, you can get a free tote bag and a free drink. I really love how this restaurant, Liwanag Cafe, values the importance of mothers, because my mom in my life, she's very hardworking and she also cooks delicious food. Tsaka nakaka-relate talaga kasi yun din yung kwento sa show ko, which is My Guardian Alien Weeknights on GMA at 8:50 PM pagkatapos ng Black Rider. Tuloy ang food adventure natin sa Farmer's Market kasama ang vlogger at tinaguriang pambansang yobab na si Yulin Castro, na unang nagpaikot ng ating rapsang ruleta. Sana steak! Ang challenge, magluto ng isang baked dish gamit ang isang isda bilang main ingredient. At tila naswertehan ni Yulin ang ikot dahil pasok ito sa gustong-gusto niyang kainin na baked salmon. Ang hindi niya alam, may side dish pa akong plano para sa kanya. Hi, ma'am. Saan po galing yung ampalaya niyo? Pangasinan. Pangasinan. Okay. Nakuwento kasi ni Yulin kanina yung ating bisita. Hindi daw siya kumakain ng ampalaya. Mapait po kasi, sir. Ikaw, ma'am, nakain ka ba ng ampalaya? Opo, pag maganda po yung pagkakalutas. Ah, ito, hindi natin iluluto. Gagawin ko lang ensalada. Mapait siya. Oo. Mahilig din daw siya sa vegetables eh. So, kuha na rin ako ng iba pa ate, ha. Eto, kamote. To. So, dahil nga ayaw ni Yulin ng ampalaya, syempre, I'll take the chance and opportunity na baguhin yung isip niya. Kung ano man yung hindi niya gusto dun sa ampalaya natin. Bibigyan ko siya ng ibang contrast dun sa flavor ng paet na siguro ay suspect eh hindi niya gusto. Nagawa tayo nung parang ensalada or kilawin ng ampalaya. So slice lang natin yung ating ampalaya ng maninipis. And then bababad lang natin sa suka na may timpla ng asin, paminta, at saka konting asukal. We'll season this with salt, pepper, and sugar. And habang pinakakatas natin yung ating ampalaya,
iwan na rin tayo ng ating sibuyas. And then, ating suka. Isang malaking sorpresa ang naghihintay para kay Yulin mamaya sa PK Man. At kung ako may bitter surprise para sa aking bisita, ang food explorer namang si Caitlin Stave ng My Guardian Alien may sweet na idea para sa mga gustong i-date sa isang food trip ang kanilang mga mahal na ina ngayong Mother's Day. Food explorers, sino sa inyo ang mama's boy or mama's girl? Here, if you're looking for the perfect place to go dine with your mom, I definitely recommend Liwanag Cafe. So in front of me, I have the dishes that are from this special section, Luto ni Inay. And these are dishes that are actually recipes from Nanay Wilma, who is the mother of the owner of this restaurant. So I'm really, really excited kasi some of these dishes are actually my personal favorites. So let's dig in. This restaurant is really dedicated for my mother because it was a gift. It's a gift for her na, you know, it's a hard work of a mother. The reason why kaya nandito ako yun is because of my mother. And then I just remember nung bata pa ako, yung mga luto niya. Palagi kong inaaral, lagi niya tinuturo sa akin. And hanggang ngayon, bit-bit ko. Kaya dinala ko dito ngayon sa restaurant. Hindi ko makakalimutan talaga na unang tinuro sa akin ng nanay ko is yung pork adobo namin. Kasi number one, ayun yung unang pinakamadaling lutuin eh. And number two, paborito ko siya. So this is the adobo. It's actually twice cooked. And as you can see, ito yung, what's it called? Yung adobo na may, like, oil. Mmm. Wow. That's really good. It's really, like, full of flavor. I don't think I've had an adobo that's, like, as packed with flavor as this one. Mm. Siyempre, sobra siya naging happy kasi nilabas namin yung isang section ng menu ng Liwanag Cafe which is dedicated para sa kanya. Most of them is talagang original recipe niya and most of our customers talaga na-enjoy yun. So I've already prepared the bulalo for me. This is my favorite, so I'm so excited. So, that's really, really good. The flavor naman is not too strong, which I like. And the meat is cooked perfectly. So, eto naman yung sizzling mushroom nila. And fun fact, GMA Cavite is actually the mushroom capital of the Philippines. And here in Cavite, they also have the Caputeño Festival. Okay, guys, sa totoo, hindi ako mahilig sa mushroom. But I'll give it a try. Okay. Mmm. Wow. I like the sauce. As you can see with this one, usually kasi the tofu is fried. But with this one, it's steamed. It's really perfectly cooked. It's not cooked too much, so it's really good. So it's been a while actually since I've had kare-kare, so I'm super excited to try it today. So it's really different from what I'm used to. Wow. Okay, I really miss kare-kare pala. Dito ma-feel nyo yung appreciation para sa nanay natin because madalas napapansin lang natin yung sermon ni nanay. Hindi natin nakita yung mga pag-aalala, pagmamahal, yung hard work at pag-aalaga niya. No? So dito, we really want to feel ng mga nanay na special sila. May mga may kita pa kayo sa mga tables namin na words for mother so that they will just really feel really appreciated. If you dine here with your moms, you can get a free tote bag and a free drink. I really love how this restaurant, Liwanag Cafe, values the importance of mothers because my mom in my life, she's very hardworking and she also cooks delicious food. Tsaka nakaka-relate talaga kasi yun din yung kwento sa show ko, which is My Guardian Alien weeknights on GMA at 8:50 p.m. pagkatapos ng Black Rider.
trick mo bang i-level up ang pagiging coffee lover mo? Pwedeng-pwede mong gawin yan dito sa Silver Coffee Roaster sa Cavite. Dahil bukod sa makakatikim ka na ng masasarap na timpla ng kape, makikita mo pa ang mga proseso ng paggawa nito mula sa pag-roast ng beans hanggang sa makarating ito sa iyong tasa. At ang specialty nila rito, pour over coffee na gamit ang iba't ibang mga local beans natin. Sa sobrang panalo ng experience, maging ang food explorer na si Kate and Steve, mas na-appreciate ang kape nang bumisita siya rito. What's super cool din is that they have their own roasting zone here, so you can really see how they do it. Okay, ready? So please tell me kung ano yung profile taste na unang nalasahan. Ooh, I can taste that. Yung nasabi no na like medyo winey right, taste. Ooh. It's because also for ano, dahil dun sa altitude ng farm. So the more mataas yung altitude, the more winey and fruity yung coffee beans na lalasahan. Yeah, we roast our beans and then we supply nationwide. Our roasting area nandun sa kabila and then meron siyang parang window para yung mga guests nakikita nila kung paano namin. So, napansin ko po that the name of your cafe is Silver Coffee Roasters. What's the meaning behind that name po? Actually, ang unang name niyan is Silver Skin. Pinikli ko lang ng silver kasi actually yung beans, meron siyang natitirang shaft or tinatawag natin silver skin. Oh! Once na na-roast siya. At hindi natatanggal yun, yung silver skin na yun, kapag na hindi siya na-over-roast. So ngayon, kapag na-over-roast siya o na-dark-roast, nawawala yung silver skin. So ngayon, lahat ng mga beans natin, may natitira pa rin siyang mga silver skin. That means quality yung roasting natin. That's why Silver Cafe or Silver Coffee Roasters yung name. It's more about quality. Tuturuan kita gumawa ng ube latte. Ganito siya. Yun, para ma-remove yung bubbles. Actually, what you made is a Rosetta. Wow! Sorry! Mas ano siya, advanced na sa heart. Woo! Sorry guys, mas advanced pala yung pattern ko. Yes. Ang gagawin natin ngayon is yung whiskey cold brew. Wow, you drink this talaga in the morning? Not really, but okay. So, ang recipe natin na gagamitan is yung whiskey, of course yung cold brew, our simple syrup. And for garnish, that's it. Cool! There you go. Okay, ready? Okay, maybe for everybody else that looks like. Masarap ang peanut butter sa tinapay. Siyempre, sa kare-kare. Pero, na-try nyo na ba ang peanut butter sa noodles? Meron tayo ditong store-bought na noodles, nakapakete, pero gusto lang natin siyang i-elevate by adding some elements, pagaya nung ating ajitsuki tamago. Another critical part when you're doing ajitsuki tamago is yung oras ng pagbo-boil. So, typically, binoboil ito from 6 minutes 15 seconds to 6 minutes 30 seconds. So, yun yung isa sa mga pinaka-critical na step nito. And after siyang ma-meet or after niyang ma-meet yung 6 minutes and 30 seconds na oras ng pagluluto, kailangan ilubog niyo siya sa ice water kasi that will stop the cooking process. Yung magpapalasa doon sa ating ramen eggs is yung pinaka-soy base natin. You can definitely just use an ordinary, typical na soy sauce na nabibili niyo sa groceries. Pero para mas maraming complexities yung flavor, this is what we normally do. So I'll have here, siguro mga 1 cup ng tubig. And then we'll just add in soy sauce, brown sugar, and mirin. And dagdag pampalasa na rin, lagyan natin siya ng luya. At bawang. So siguro pakukuluan lang natin to ng mga more or less mga 5 minutes para lang magsama-sama yung flavors
And then, pwede na nating ilagay doon sa ating nilagang itlog. Para talagang manuot yung ating marinade doon sa ating itlog, siguro ibabad lang natin siya ng at least 6 hours doon sa ating soy base. So meron tayo dito yung pinaka-seasoning ng ating noodles or ramen. And then ihahalo lang natin siya sa bowl kasama ng ating peanut butter. Ngayon yung pinaka-broth naman, yung bubuoyin natin. So, yung pinagawa natin ng soy base, dinagdagan ko lang ng tubig, doon ko pakukuluan yung ating tenga ng daga. So, natanggal na natin yung tenga ng daga. Same broth, doon natin pakukuluan yung ating noodles. Now, for the assembly, doon sa ating bowl, yung pinakailalim, ilalagay lang natin yung ating peanut butter na may sauce ng noodles. And then, papadagdag lang din ng lasa yung pinagbabaran ng ating ramen eggs. Then, yung ating noodles. Yung ating tengang daga. Saka natin lalagyan ng sabaw. So, after natin may ilagay lahat ng components, gagarnish natin ng ating ramen eggs. Almost ready na ang Rapsa Ruleta treat natin para sa vlogger and comedian si Yulin Castro. At para makumpleto ang combo ng masarap na baked salmon na may surprise at ensaladang ampalaya, sasamahan pa natin ito ng love na love niyang buttered vegetables. Gagawa tayo mabilis sa side dish. Nakita ko, nagluto talaga ng ampalayo. Wala talaga tayong takas dito. What if umuwi na lang? Dahil for saan natin matatry yung wrap sa ruleta? Siyempre, bibigyan kita. Salmon mo, buttered vegetables mo. Yan lang. At yung paborito mo. Wala akong makita. Pag tinap ko ba ito sa salmon? Magagalit na lang po. Nag-post talaga ako dun eh. Pero kailangan tikman mo pa rin yung paborito mong ampalaya. Cheers! Sarap talaga. So sabi ko, dapat brutal ka, ha? Masarap. So honest, pero masarap yan. Gusto mo po magsinungaling na lang ako. Hindi, yung totoo nga. No masarap po, ang sarap. May kulang pang gulay. Ito, nakain ko lahat. Lahat? Sige na nga. Diba? It's not so bad. It's bad. Ang pahalo. Ang saya, nakapunta ako sa farmer's market. First time ko dito. Finally, tagal-tagal mo na sa mundong ibabaw. Hindi ako makamove on hanggang kanina. Tinawagan ko yung kaibigan ko. Alam mo ba, bidet yung panghugas nila sa isda dito? Hindi ako nakamove on dun sa bidet. Dito na kami mamamalengke ng pamilya ko. Dahil sa bidet na yun.